Turkey ang lindol. Bakit hindi niya napigilan ang pagputok ng bulkan? Hello guys, welcome to Pabebe Channel TV. Kung bago ka pa sa channel guys, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para updated kayo sa aking mga susunod na video. Okay guys, so by the way, huwag po natin kalimutan ipag-pray yung mga nabiktima sa pagsabog ng Bulkang Taal. Okay? At kung mayroon kayong kunting maitulong, magpadala rin kayo ng tulong. Kasi itong kasama ko dito si Maximo. Nagpadala na rin siya ng tulong. At ako maaaring mga susunod na araw magpadala rin ako ng tulong pag may pera na ako. Okay? So kahit lang ang tulungan natin yung mga tao na nangailangan ngayon. Kasi sino pa naman magdadama yan, di ba? Tayo lang naman mga Pilipino, di ba? Okay? So ang pag-usapan natin ngayon kasi maraming nag-message sa akin sa Facebook. Kasi bakit daw hindi pinahinto? Kung pinahinto daw ni Pastor Key, alam niyo yung sino si Pastor Key, ang lindol, bakit daw hindi niya pinahinto ang pagsabog ng Bulkang Taal? Yung lindol guys, huminto talaga yan. Kahit tulang magpahinto, hihinto talaga yan. Kasi hindi naman, wala namang lindol na tuloy-tuloy eh, diba? Hihinto talaga yan. So yung sinabi niya, pinahinto niya ang lindol, tismis lang yun, drama lang yun. Okay? So, wala talaga, hindi na talaga niya pwedeng pahintuin yung mga kahit anong mga kalangina dyan. Kasi wala naman talaga siyang powers. Okay? So, may nagtatanong din dito, sino ba sa kanilang... Kasi sila yung naglaban-laban palagi, kung nakikita niyo sa mga YouTube, sila yung palaging naglaban-laban, si Pastor Key Buloy at si Eli Soriano, di ba? So, may nagtatanong sa akin, sino ba ang nagtuturo ng tama, si Pastor Key Buloy or si Pastor... or si Eli Soriano? So, ang masasabi ko lang guys, basahin na lang natin ang Bible kasi si Jesus lang talaga ang nagtuturo ng tama. Diba? Ano yung verse? Naniniwala tayo sa mga sangaral tungkol sa salita ng Diyos. Naniniwala tayo sa sinabi nila, hindi dahil sinabi nila, kundi dahil sinabi ni Jesus. Pag yung sinabi nila, hindi sinasabi ni Jesus, ibig sabihin kasinungalingan yun, diba? Kapag ang nakasulat sa Bible, dinagdagan or binabawasan, yan ay kasinungalingan na false teaching. Okay? So, pag hindi kung sinabi nila yan pero hindi sinabi ni Jesus, ibig sabihin mali, di ba? So kailangan doon tayo magbase sa nakasulat sa Bible. Okay? So ito pa. Totoo ba na may reliyon na makaligtas? Wala, walang reliyon na makaligtas. Okay? Wala, kahit anong reliyon pa yan, walang reliyon na makaligtas. Only Jesus. Okay? So, ano po ito? Marami itong matanong. Sinulat ko lang guys kasi nandyan sa messenger ko. Okay? So, paano ba natin malalaman na paano natin malalaman na tayo ay may kaligtasan na? So, kung nanampalataya ka sa anak ng Diyos na ate na si Jesucristo, ikaw ay may kaligtasan. Nandiyan nakasulat yan sa Unang Juan 5 versikulo 13. Isinusulat ko sa inyo, kayong lahat na nanampalataya sa anak ng Diyos, upang inyong malalaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kung nanampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon ka ng kaligtasan o mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun lang. But siguruhin lang natin guys na totoo tayong nanampalataya sa Kanya kasi ang pananampalataya guys ay hindi galing sa muso, kundi galing sa puso. Okay? Tiyakin lang natin na mayroon talaga tayong totoong pananampalataya upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Okay? So, ito pa, last question. Kailangan ba talaga na magbasa tayo ng Biblia palagi? Yes, of course, kailangan. Kasi, ang salita ng Diyos ay magtuturo natin sa kung ano ang tama, kung ano ang dapat natin gawin upang tayo ay maligtas. Diba?
kung hindi ka magbabasa ng Bible, so paano mo malalaman ang katotohanan? Paano mo malalaman kung ano ang tama at ang mali? So the word of God is read your Bible, okay? So yun lang guys. Importante magbasa tayo palagi ng Bible. The word of God is the sword of the spirit. Importante talaga guys, pag wala kang alam sa salita ng Diyos, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, yung katawan mo lang ang malakas pero yung spirit mo mahina. Kasi wala kang alam, wala kang hindi ka nagbabasa ng Bible, okay? Pag tuksuin ka ni Satanas, matutukso ka talaga kasi hindi mo kayang labanan si Satanas ng bugbugan or sipaan. Kailangan labanan natin si Satanas sa salita ng Diyos. Guys, so thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe Pabebe Channel.